Cecil Marie. I worked as an operations coordinator for almost 3 years. I'm also a businesswoman. As of now, I'm working as an operations supervisor in one of the prestigious agency. Welcome to our YouTube channel, wherein we are sharing new experience and we are offering you help in terms of leadership, relationship, and self-improvement. Hi mga kahaw! Welcome again to our YouTube channel. Again, my name is Aisel Marie, telling you that I can feel you. Alright, today ang pag-uusapan natin again is about leadership. It's the continuation of the other video na ginawa natin, how to make your people fall in love with your leadership. So ngayon, ito yung pangalawang ipinangako ko sa inyo na gagawin kong video and how to get or gain the trust of your people. But before that, again, sa mga bago sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell down below para maging updated ka sa mga video na i-upload natin araw-araw. Okay, so I'll give you 3 tips, but before ko ibigay sa iyo, gusto ko lang ma-realize mo kahaw and gusto ko ma-remind ka na kahaw ang pagkuha ng tiwala ng tao or ng mga tao mo ay hindi short-term goal. It's a long-term goal. Wala tong, hindi to nasusukat. Walang time duration kung kailan mo siya makukuha. It can be weeks, months, or years. It depends upon the people na hinahawakan mo. So, kailangan mo talagang gawin tong tatlong bagay na ibibigay ko sa'yo para lang makuha yung tiwala nila. Napaka-importante. Okay, so the number one tip na kailangan mong gawin at ibibigay ko sa'yo ngayon is to be consistent. What do I mean by being consistent? Consistent ka sa paggawa ng kabutihan sa mga tao mo. Dapat consistently you're doing good to them. Good things to them. So, hindi ko sinabing buwis buhay yung gawin mo para sa mga tao mo, para lang makuha yung tiwala mo. But what I'm telling you is kahit maliit na bagay, kung consistently mong ginagawa sa kanila, makukuha at makuha yung tiwala nila. Okay, so it can be hi, it can be kamusta ka na every time na napapadaan ka sa kanila. Pwede mong kausa, alamin kung anong kalagayan nila. Showing them na you care all the time. Consistently dapat ginagawa mo siya. Para at least kahit papaano, natutulungan mo sila at nakukuha mo rin yung tiwala nila. Pag every time na may problema lang, consistently dapat nandun ka. Okay, that's what I mean about consistent. Sabi nga ni Simon Sinek sa kanyang video na nakaraan na panood natin. Getting trust of your people is like getting into shape, mga kahaw. So, ibig sabihin, mga kahaw, kung ikaw ay gusto mong maging maganda yung katawan, okay, pupunta ka sa gym para mag-ehersisyo, tama. Pero kung gagawin mo ang pag-ehersisyo sa loob ng walang oras, sa loob ng isang araw lamang, ay hindi mo makukuha yung resulta na gusto mo. No, kung 8 hours magbubuhat ka, 8 hours magpo-push up ka, pero isang beses mo lang gagawin sa loob ng isang araw and wala nang kasunod. Hindi mo kukuha yung resulta na gusto mo. Pero kung gagawin mo yung pag-ehersisyo or pag workout mo, 30 minutes every day, consistently every day doing that, malaki yung chance na makuha mo yung resulta or yung shape na gusto mo sa iyong katawan. So, ganun din ang pagkuha ng tiwala ng tao kahaw. Kailangan consistent yung ginagawa mo. Consistently mong ginagawa yung mga good things para sa kanila. Okay, the number two tips na dapat mong tandaan is to be patient. Kahaw, kailangan mahaba ang pasensya mo. Sabi ko nga, ang pagkuha ng tiwala is a long-term goal. Ibig sabihin kahaw, kailangan na mahaba ang pasensya dito. And sabi ko nga, ang pagkuha ng tiwala ay parang getting into shape. So kahaw, every time na nag-ehersisyo ka, di ba dumarating ka sa time na pupunta ka at uwi ka sa bahay mo after mo mag-ehersisyo ng 30 minutes. Haharap ka sa salamin, checking yourself. May muscle na bang nadagdag sa akin? Lumiit na ba yung bewang ko? Lumaki na ba yung hips ko? Gumanda na ba yung shape ng katawan ko? And you're checking yourself sa salamin ng mabuti and you will say what? Wala. Walang pagbabago. Kinabukasan, babalik ka sa gym, 30 minutes, mag-workout ka, uuwi ka ulit sa inyong bahay, checking yourself kung may nabago sa katawan mo. Obviously, wala ka makikita. Tama. So, ibig sabihin yung kahaw, darating ka sa time na mag-prostrate ka, doing things na paulit-ulit, pero wala ka agad-agad makukuha ng resulta. Kaya napakahalaga ng pasensya kahaw. Sabi ko nga, hindi mo siya makukuha ng madalian. So, ang pagkuha ng trust ay ganun din. Hindi siya madalian. Same thing sa getting into shape. Hindi mo basta-basta makukuha. As long as ginawa mo siya araw-araw at hinabaan mo yung pasensya mo hanggang makuha mo yung resulta after ilang months. No, same thing sa pagkuha ng tiwala ng tao. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Hintayin mo dumating yung time na magtiwala sila sa iyo. Kasi it involves emotion kahaw eh.
So, hindi siya basta-basta kasi emotion yung pinag-uusapan natin. Mararamdaman na lang nila na nagtitiwala sila sa'yo. No? Hindi mo alam kung kailan. So, kailangan hintayin mo mangyari yan. Okay? Pangatlo, kailangan you keep your promises. Napakahalaga nito, Kahaw. Kasi, Kahaw, ang pagtupad ng pangako ay isang bagay na napakahalaga sa isang relasyon. Even your girlfriends, boyfriend man yan, or sa mga friend mo. Kahit ikaw, Kahaw, eh, pag ang tao hindi tumutupad sa mga sinabi, pangasalita at pangako niya, hindi ka magtitiwala dun sa tao. Eh. No? Ah, may patalastas tayo, may aso, may ano. Pasensya na sa ingay. No, ibig ko sabihin, Kahaw, napakahalaga sa tao yung mga words ko. Kaya ka, make sure na every time na bibitaw ka ng words ng pangako, kailangan matupad mo. Kunwari, meron kang ipinangako sa kanila na pag na-hit niyo yung goal, may incentive kang ibibigay. Make sure na maibigay mo yung incentive pag nakuha nila, na-hit nila yung goal. Kasi yun yung pangako mo, mga Kahaw. So, isa yun sa pinaka best way para makuha yung tiwala ng tao mo. Make sure lahat ng words mo, make sure lahat ng pangako mo ay matutupad mo sa kanila. Okay? Yun yung tatlong tips kung paano mo makukuha ang tiwala ng tao mo, Kahaw. Number one, kailangan maging consistent ka. Consistent doing good things to them. Number two, kailangan maging patient ka. Mahaba ang pasensya at maghihintay ka hanggang makuha yung tiwala nila. Pangatlo, keep your promises. Make sure natutupad mo yung mga pangako at mga words na sinabi mo sa kanila. Okay? Again, sana nakatulong ito sa'yo. And if yes, please share and like the video. And if bago ka sa ating channel, please do subscribe para maging updated ka sa mga susunod pang video na gagawin natin. And thank you so much for watching and see you on the next one. Bye!